Ika-31 ng Marso, Martes, sa 5th linggo ng Kuwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Aalis ako at hahanapin niyo ako, at sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Hindi nga kayo makaparoroon kung saan ako pupunta." Kaya sinabi ng mga Hudyo, "Bakit kaya niya sinabing kung saan ako pupunta, hindi kayo makaparoroon? Magpapakamatay kaya siya?" At sinabi ni Jesus sa kanila, "Mula kayo sa ibaba, mula naman ako sa itaas. Kayo'y mula sa mundong ito, hindi ako mula sa mundong ito. Kaya sinabi ko sa inyo na sa inyong mga kasalanan kayo mananatili hanggang mamatay. Mamamatay nga kayong taglay ang mga kasalanan niyo kung hindi kayo maniniwala na ako siya." At sinabi nila sa kanya, "Sino ka ba?" Sinabi naman sa kanila ni Jesus, "Sinabi ko na sa inyo noon pa, marami akong masasabi at mahuhukuman tungkol sa inyo. Totoo nga ang nagsugo sa akin at ang narinig ko mula sa kanya. Ito ang binibigkas ko sa mundo." Hindi nila naintindihan na ang Ama ang tinutukoy niya. At sinabi ni Jesus, "Kapag inyong itinaas ang Anak ng Tao, matatalos ninyo na ako siya, at wala akong ginagawa sa ganang sarili, kundi ayon sa iniaral sa akin ng Ama. Ito ang aking binibigkas. Kasama ko nga ang nagsugo sa akin at hindi niya ako binabayaang nag-iisa, sapagkat lagi kong ginagawa ang kalugod-lugod sa kanya." Nang sabihin ito ni Jesus, marami ang naniwala sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kapag inyong itinaas ang Anak ng Tao, matatalos ninyo na ako siya at wala akong ginagawa sa ganang sarili, kundi ayon sa iniaral sa akin ng Ama, ito ang aking binibigkas. Hanggang sa huling sandali ng buhay ni Jesus sa lupa, hindi pa rin siya tinantanan ng mga kaaway. Pilit nilang itinatanggi ang kanyang pagka-Diyos. Pero ang mga tanda na nasusulat sa banal na kasulatan ay hindi maaaring magkamali hinggil sa pagdating ng Mesiyas. Tunay na si Jesus ay Diyos. Mula pa noong binyagan siya ni Juan sa ilog Jordan, ipinakilala na siya ng Ama bilang kanyang bugtong na anak. Nakasalalay na sa malayang pagbubukas ng sarili ang pagtanggap ng tao sa katotohanan ito. Pagsasagawa, huwag naman sanang mangyari sa atin ang kataasan ng isip at katigasan ng puso tulad ng sa mga Pariseo para hindi matanggap si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. Maglaan tayo ng kahit ilang minuto ng pagbabasa at pagninilay sa banal na kasulatan.